Sa naging laban ng Detroit Pistons at ng Los Angeles Lakers, tunay naman talagang mas malakas itong Lakers kumpara sa Pistons. Ang Pistons ay nag-struggle mga idol, sila yung team na magtatanking din sa season na ito. At kaya bago pa man magsimula ang labang yon ay napakalinaw na nasa Los Angeles Lakers mapupunta ang panalong ito. Subalit, sa hindi inaasahan ay bumaliktad ang laro at natalo nga ho na upset ng Detroit Pistons itong Los Angeles Lakers. Ayon kay Anthony Davis mga idol na tumala ng 37 points sa labang iyon, hindi nila ipagpapatuloy ang mga gantong asta kung mayroon silang inaasahan sa season na ito na magkaroon man lang ng magandang campaign sa taong ito. Sinabi naman niya na hindi niya na alam kung ano ang gagawin mga idol at kung ano ang kanilang dapat na gagawin pa sa kanilang susunod na mga laban. Dahil kung tutuusin ay nasa players naman daw yan kung sila ay mag-step up at i-execute ang kanilang mga gameplay. Kung mapapansin nyo sa tono ng pagsasalita ni Anthony Davis, ito yung nagpapakita mga idol ng kalungkutan. Kahit na siya'y tumalaman ng malaking numero, natalo pa rin sila sa Pistons. Bumagsak naman sa ngayon sa 1 win and 6 losses ang kartada ng Milwaukee Bucks pagkatapos na matalo sila ng Cleveland Cavaliers. Wala nga ho si Giannis mga idol dahil sa kanyang iniindang injury. Dahil dyan, lalo pa itong dumagdag sa kanilang pag-i-struggle sa kanilang laban at sa susunod pa. History ito para sa Milwaukee Bucks dahil kahit na mayroon silang malakas na roster, sila'y nasa gantong kalagayan. At ayon sa dato sa liga, hindi nakakapasok sa playoff ang Milwaukee Bucks kung mayroon silang gantong record sa pagsisimula ng NBA season. Sa kabila ngayon ng pinagdadaanan ng Milwaukee Bucks, ayon naman sa mga NBA fans, walang karapatan si Giannis na sumisi sa kanila o sumama ang loob dahil kung saan siya naman daw ang nagpasimuno ng lahat ng ito. Kahit na hindi man niya direktang sinabi na i-trade sa Jrue Holiday, iyon naman ang naging galaw ng Milwaukee Bucks upang siya mabigyan ng panibagong tulong. At ngayon nga, nagka-letche-letche na. Ayon naman sa isang anonymous NBA executive kay Giannis, nasa 2 koponan lang ang pwede niyang bagsakan kung sakaling kanyang pipiliting umalis na lang sa Milwaukee Bucks. Maliban sa Golden State Warriors na nauugnay sa kanya sa mga nakalipas na buwan, heto mga idol ang panibagong 2 koponan na sa tingin ng isang NBA executive ay posible ring mabagsakan ni Giannis Antetokounmpo. Unang-una, ang Miami Heat at pangalawa, ang LA Clippers. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball and as always, thank you for watching.